Isinusulong ni Congressman Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo. Ang sinumang magpo-positibo, posibleng umunong masuspinde o matanggal sa pwesto. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Mandatory random drug test. Kada anim na buwan ang ipinapanukala ni Davao City Representative Paulo Duterte para sa lahat ng elected at appointed officials ng pamahalaan, kasama na ang Pangulo. Sa House Bill 10744, sinabi ni Duterte na gagawin ito sa pamamagitan ng hair follicle at urine test. Ang sinumang magpo-positibo, mahaharap sa kasong administratibo at pwedeng masuspindi o matanggal sa pwesto. Ang mga kandidato naman sa eleksyon, pwedeng voluntaryong magpa-drug test sa loob ng 90 araw bago ang botohan. Sabi ni Duterte sa panukala, nakasaad sa konstitusyon na ang public office ay public trust at dapat ang mga magsisilbi sa gobyerno ay responsable at may integridad. Nananatilian niyang problema ng bansa ang illegal na droga. Nitong 2022, halos 4,000 raw ang nagpa-admit sa iba't ibang rehabilitation centers sa bansa. Kaya mahalaga raw na maging kalakaran na ang drug testing para makontrol ang problema. Nai-refer na ang panukala sa House Committee on Dangerous Drugs na siyang didinig sa issue. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Margarita Nograles, it will go through the process. Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. Sinubukan naming kumuha ng panayam kay Congressman Duterte pero wala kaming nakuhang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nagpadala ng note verbal sa China ang Foreign Affairs Department laban sa pagpapakawala ng flares ng China fighter jet sa Bajo de Masinloc. Ang Armed Forces of the Philippines naman, bagamat hindi papatol, handa raw lumaban at gumanap sa kanilang tungkulin. Nakatutok si Chino Gaston. Ang pagpapakawala ng flares ng China fighter jet sa harap ng patrol aircraft ng Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc nitong August 8, formal nang iprinotesta ng Pilipinas. The department also sent a note verbal. The essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet or plane posed no threat to the PLA Air Force. Sabi pa ni Manalo, nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Kaya kung tutuusin, ang China ang lumalabag sa ating airspace. They're within our rights and they entered over our airspace. So they were undertaken over airspace. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, pinapalala raw ng China ang tensyon. Bagamat hindi raw papatol ang Pilipinas sa mga ganitong panghuhudyok, handang lumaban at gampanan ng AFP ang tungkulin nito. All these illegal, unsafe, and unprofessional actions increase the risk for any untoward incident. We have our partners and ally. We are showing the world through the Transparency Initiative all the actions that the PLA is doing, if only to increase the deterrence. We don't want to get to a situation that there would be a downward spiral of escalation. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred. Hinala ng AFP galing ang fighter jets ng China mula sa isang military base at hindi sa isang aircraft carrier sa West Philippine Sea. Hindi rin daw alam ng AFP kung ilan talaga ang mga Chinese aircraft na lumilipad ngayon sa West Philippine Sea. Our aircrafts cannot float in the air for a period of time. They have to land. So monitoring them cannot be ascertain to a particular date or period. Siguro pag may lumipad, then we can be informed for our monitoring. Ayon sa AFP, kailangan na ang dagdag na air assets ng Philippine Air Force sa harap ng mga tumitinding paggigipit ng China, hindi lamang sa karagatan, kundi maging sa himpapawid. Nitong Hulyo, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng 14 na bagong multi-role fighter jets. Ayon sa source ng GMA News, may napili na sanang supplier pero nagkaroon ng problema sa supply ng aircraft. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Hindi raw alam ni DepEd Secretary Sanny Angara kung nagkaroon ng mishandling o maling paghawak ng pondo ang gobyerno. Ang issue na yan, binanggit ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo na isa sa mga dahilan ng pagbibitiw niya sa gabinete ng Pangulo. Sinubukan daw itama ng bise ang nakita niyang mali, pero wala umano siyang nakuhang suporta at wala rin daw siyang nakitang pagbabago. Sabi ni Angara, Commission on Audit o COA ang nakakaalam kung nagkaroon talaga ng mishandling dahil nakikita ito sa kanilang mga report. Pero sa tingin daw niya, walang pagkukulang ang administrasyon lalo na sa edukasyon. Makikita natin sa mga COA reports yan. It's the COA who really knows if there was mishandling.